bringing hope the world over. Hope Channel. Nagbabalik po muli kami to give you the best recipes that will suit not just your budget, nor your taste, but also your health. Kasama ko po ngayon si Kuya Arnel Ubias, ang vegan chef and owner ng Green Earth Cafe. Ako naman po si Jam, dito lamang po sa programang where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition! Bago po tayo magsimula, let's open our Bibles to our verse for today. Ang verse po natin ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verse 11. And this verse says, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Mga kaibigan, ang verse na ito ay napakaganda sapagkat pinapaalala sa atin na tayo ay may unique purpose. Ang ating Panginoon ay may plano para sa ating buhay. Kaya every time we feel like our life is leading to nowhere, let's always hang on to that special verse in Jeremiah 29:11, that the Lord God has a plan for our lives kahit minsan sa tingin natin ay wala na tayong patutunguhan. Di ba po, Kuya Arnel? Oo, magandang verse. Kasi binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon kahit na ganitong magpipit na ang ating panahon, maraming disaster, maraming sakit, maraming kung ano-ano pang mangyayari. Talagang binibigyan niya tayo ng hope, lalong-lalo na sa pangangalaga ng ating katawan. Pero it's only up to our choice what to choose. Is it for the better o kaya yung pagkasira ng ating futuro? Kaya nasa atin pa rin yan lahat. So tama po yan, Kuya Arnel. Meron pa rin tayong choice or meron pa rin tayong chance na magkaroon ng bagong buhay by going back to His original plan for our lives. Opo, dati ating sinasabi na we should think for ourselves. Tingnan natin kung anong mabuti sa atin. Kung pipili tayo ng kung anong klaseng kakainin natin. Dahil ang sarili natin ay hindi atin, dapat pangalagaan natin ito. Sundin natin yung sinasabi niyang 100% diet na tinitingnan natin na puro plant-based diet na makapagbibigay sa atin ng health and energy. Ayan. So, hindi na po natin patatagalin, Kuya Arnel. Let's okay. Proceed with our recipe for today. So, sige ano po ang ating vegan dish na ipe-prepare? Ang vegan dish po natin ay tinatawag nating vegan stew. So, gagawa or po tayo sa, ng vegan sa, stew? O sa Bicol or sa Tagalog ay ginisa, slow simmering ng ating mga food ingredients. Ano? Ang ingredients po nito ay generally isang root crops, at saka isang fruit vegetables. Kuya Arnel, ano naman pong ibig sabihin nyo ng fruit vegetable? Paano po natin malalaman kung ang isang gulay ay fruit vegetable? Yan yung may, yung may bunga, nagbubunga, tapos may seeds. Ayan, may seeds. So halimbawa po, ang ating carrots, ito po ba ay fruit vegetable o hindi? Root crops po yan, root crops. So kasi wala siyang seed. Opo. Pero yung kamatis at yung ating sayote, since may seed sila, yan po ay fruit vegetable. Fruit vegetables po yan. Yan. Kaya nagigisa na po tayo ng onions and garlic. Gumamit po tayo ng extra virgin coconut oil. Yan. Palalambutin po natin ito for around 4 to 5 minutes. Hanggang maging translucent po ang ating white onion. Opo, in low heat para po hindi masyadong ma-subject sa high heat ang ating mga niluluto. Isa po yung tip na dapat po ng pag nagigisa po tayo, nagluluto, dapat po yung pag mahinit na siya, bawasan po natin yung init. Kasi pag high heat temperature na po, nag-create siya ng mga yung hindi magandang sa ating head, mga substances. So dapat low heat lang po? Low heat lang po. Yeah, okay. Tapos, isama na po natin yung chopped vegetables at chopped tomatoes. Ang tomato po ay isang fruit vegetable. Some fruit kasi vegetables meron po, siyang seeds.
Okay. Yan. O nakita na po natin yung una nating ginisa, yung mga antibiotics natin, natural antibiotics, yung onion and garlic. Tapos sinundan po natin siya ng kamatis para sa vitamin C. And oh, also for our eyes. And oh, yung lycopene din, which is anti-cancer. Oh, tapos, to prevent drying po, lalagyan po natin siya ng tubig. Pakiabot ng tubig dyan, lagyan mo lang about one cup. Okay, sige pa. Sige ba yan? Sige pa po. Oo. Oh. Sige pa, sige. Okay, yan na. Hintayin po natin siya, lumambot. Tapos, idadagdag na po natin unti-unti yung mga root crops natin. Kasi huli po, mas matagal po siyang lumambot. Idadagdag na po natin root crops, carrots. Mm. Tsaka di ba po Kuya Arnel, kung gusto nating mabilis lumambot ang ating mga gulay, ay mas maganda na maliliit yung kanilang pakachap. Oh, pakachap. Mm-hmm. Kaya sa pagluluto po, para uniform ang paglambot niya, uunahin po natin yung mga hard to soften na mga ingredients. So ano po yung nilagay niyong puti? Yun po ay ito po yung bungkukan. Bungkukan. Sa Bicol term po bungkukan. Ito yung isang root crops din po ito, ang pangalan ng sa root Tagalog crops. Po ano yung tawag natin diyan? Bungkukan din eh. Bungkukan din. Oo. Yung gabi po ba, hindi po ba yun bungkukan? Oh, yung may iba-iba kasing tawag diyan eh. Tapos pinaka pangalan po yan ito ay yakun. Yakun. Ayun yung taro. 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 Kasi yung yakun po ay yung parang singkamas po yun. Oo, oh, parang singkamas yun. So ito po yung ay taro. 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 Taro po ito. Ayan. Lalagay na po natin itong mga sunod-sunod na ingredients. Celery. Celery. For our anti-constipation ingredient. At maganda rin po ito sa pagpapababa ng ating blood pressure, cholesterol. At sa isa po rin po itong diuretic natin. Ano? Sunod po pag natin. Sinabi po bang diuretic? Ano ibig sabihin po nun? Yung ano po yan, pampa, ano ba yan? Yung, expel. Oh, pampa-expel ng ating mga marurumi sa ating katawan. At yung pampa-ihi din po ba? Tama po ba? Oh. Yung anti, ay, yung diuretic. Oh, kasi isa yun sa mga daanan ng palabas na mga dumi ng ating katawan. Ito rin po yung bell peppers. Para din po ito sa ating vitamins and minerals. At saka antibiotic, antioxidant po ito, bell pepper. Nandito po yung ating perioles for our protein. Half-cooked na po siya, perioles. Sandali lang po siyang maluto. So sa English po, Kuya Arnel, anong English ng perioles? Lima beans po ito. Lima beans. Lima beans. Lima beans. Lima beans. Oh. Ayan. Nandito po yung sayote natin. Ayan. Para din po sa high fiber content ng sayote. At yung eggplant. Eggplant po ito. At meron dito tayong beans, string beans, or any kind of string beans. So ang ginamit po natin ngayon ay French beans. French beans po ila. Pero pwede rin po yung Baguio beans na alam natin. Pwede rin po yung Baguio beans. Lagay din po natin yung sweetener natin, natural sweetener. Cardaba, banana, and raisins. So yung saba po natin, ay luto na po ba yun? Or hayaan na po natin na dyan na po mismo siya maluluto? Oh, dito lang po siya maluluto. So yung medyo ripe na po, opo, na saba yung gagamitin natin. Opo. Dagdagan po natin siya ng sauce to prevent drying. Yan. Maganda po yung ginawa niyo, Kuya Arnel, kasi pwede pala tayong kumuha ng natural sweetener from fruits. Na hindi na natin kailangan gumamit pa ng muscovado sugar. Although healthy rin siya, let's stick to natural sweeteners na yung fruits nga, yung galing sa fruits natin. Opo, tapos tatakpon muna natin para ma-minimize po natin pag-escape ng kanyang nutrients. Yeah. Low simmering lang po hanggang maluto yung ano. Kasi po, ang magkagandaan po nitong ganitong cuisine ay makakapag pili tayo kung anong mga pangangailangan natin sa ating katawan. Halimbawa, kung kulang tayo sa mga nutrients, depende po kung anong kailangan natin, mailalagay po natin dito. So pwede pong mag-explore tayo ng iba't ibang klaseng vegetables. Opo, so ganun. Ang first step lang po is igisa natin yung onion and garlic. Gisa, tapos simple, kung anong klaseng simple vegetables cooking lang po yun. Yun. Simple cooking. Tapos po, pag luto na po siya, titingnan po natin kung malalambot na.
So low fire lang po tayo. Low fire lang po tayo para hindi mabilis ubos yung ating tubig. Lalagyan po natin siya ng seasoning. Ito po, natural soy sauce. Kuya Arnel, pag sinabi niyo po bang natural soy sauce, ano pong ibig sabihin niyo doon? Kasi nababanggit ko po ay parating niyo pong sinasabing natural. Meron po bang artificial na soy sauce? Oh, kasi sinasabi ko kasi doon na natural soy sauce. Kasi yung naturally fermented siya. Ano po bang ibig sabihin? Ang kaibahan kasi diyan, meron kasi yung true chemical processes ang ginagawang soy sauce. Yung fermentation ng soy sauce ay galing sa soybeans na in-age ito sa mga barrel. Walang hinahalo. Gumagamit po tayo ng mga... Walang hinahalo dyan ng mga chemicals or mga synthetic. Aging Natural aging lang. Process lang. Compared naman sa ibang soy sauce na may chemicals. Okay. Kaya ganun lang kasimple ang explanation po dyan. Ngayon po, titingnan natin ito kung na... Truly heated through na sila. I-mix po natin. Yan. So, ang ganda po talaga ng vegans to kasi very appealing to our eyes. Nakikita po natin na napaka-colorful. Kaya naman, ang ganda talaga ng plano ng ating Panginoon kasi nagbibigay siya ng food na hindi lang healthy, maganda pa sa ating paningin. Okay po. Tinikman na natin. Okay na ang balance. Konti na lang na salt. Ayan, salt. Salt. Ayan. Ito po yung ating tapos, yung herbs natin. Papatayin na po natin to. Kuya Arnel, pakilala niyo naman po sa amin. Ano po ba itong mga herbs na gagamitin natin? Ang herbs pong ito, oregano. Oregano? Oregano po. Kaya maliliit lang po. Pwede rin po tayong gumamit yung native nating oregano. Yung malalaki pong... Yung malalaki, pwede so, rin po yung... So ito po, ano pong tawag dito po sa klaseng oregano? French oregano po ito. French oregano. Sa pag-cooking ito ng French cuisine, ganyan mga dishes. Tapos, maganda po ito sa sa sipon, lungs, ganyan, oregano. Respiratory problems. Respiratory. Kasi halimbawa may sipon ka o may ubo, pipigain mo lang ito sa, ibabad mo lang ito sa kanin, tapos pipigain mo, kunin mo yung... Babad sa kanin, yung luto. Yung luto na, o kaya steam. Mm-mm. Steam mo lang, tapos pipigain mo siya, kukuha ng isang tablespoon, iinumin mo yun. So ito na po yung natural cure natin for coughs and colds. Ganito po yan. Ang itsura po nito, ganito. Pwede rin po malalaki. Mas maganda yung malalaki kasi mas maraming juice po yun. Mm-hmm. Yung local natin. Kaya nila ginamit po natin ito dito kasi ito, hindi na ito yung magtatantad. Kasi ready to... sprinkle sa ating vegan stew. Pero Kuya Arnel, natural naman po ba siyang nag-grow dito sa ating lugar? Opo, natural lang ito. Kasi sandali lang ito. Isa to sa mga binigay sa atin ng Panginoon na idagdag natin. And the herbs. Yan, nasa Bible yan eh. Na yan magpapalasa sa atin. Di tulad sa commercial na cooking, na ang pampalasin nila ay palaging based sa animal. Ano ba yun? Cheese, dairy products, itlog, saka kung ano-ano pang mga synthetic-based na pampalasa. Pero dito sa atin, ang pampalasin natin, through simple cooking, yung mula lahat sa tinanim. 100% galing sa tinanim. At we call that vegan cuisine, vegan diet. Tsaka mga kaibigan, ang galing talaga kasi hindi na tayong kailangang umasa pa sa mga veggie, no, kaya sa MSG na monosodium glutamate, yung mga man-made na at parang pampadagdag lasa kasi pwede na tayong gumamit ng mga herbs tulad ng oregano at ng iba't ibang klase pa. Oo, tama ka dyan. Ito naman po, Kuya Arnel. Ano po itong herb na to? Yan ang rosemary. Rosemary ito. Kung sa Bicol, sa Tagalog, ang tawag natin ito ay romero. Romerong masita. Bango niya po, no? So ito po ay para saan? Ginagamit pwede rin tayong gumamit ng rosemary or oregano. Pwede natin itong dagdagan, ganito. Yan. Gaganyanin lang natin yan. Tatantadin natin. So Kuya Arnel, mas maganda po ba na gamitin natin yung dry herbs? Kasi di ba po may mga nabibili tayo sa labas na dry na sila. May dried oregano, may dried rosemary. Pero po sa pagluto natin, mas maganda po ba na dry o fresh? Pinakamaganda rin yung fresh. Fresh. So, iba po fresh. Ba yung taste, quality ng taste kapag fresh? Kasi yung drying kasi, ito yung tip ko sa inyo, mga manunood. Kasi yung pag magbili tayo ng dry, kahit na anong dry, maging garlic, maging onion, maging herbs.
kasi may hinahalo sila dyan ng mga yung pang preservatives na naman para hindi mag-crumble, parang ganyan. Yung mga spices na dried, ganyan. Parang ano, nilalagyan nila ng ano, ng yung para mag-stay ng malagmala ng mahabang panahon para sa shelves. Para hindi rin tubuan ng kung ano-ano, fungi molds, or moles or bacteria kaya, kasi nakastore na. O, kaya pipili tayo, kung magbibili tayo niya ng mga dried ingredients, pipili tayo yung walang mga preservatives at mga additives, okay? Ayan. So napapansin ko po sa ating pagluluto, Kuya Arnel, na stick tayo sa natural food, yung less processing, less preservation, para po ma-maintain natin yung health, yung health saka health, yung nutrients, giving nutrients na makukuha natin sa vegetables. Kasi ganun naman talaga ang dapat nating sundin eh. We follow the councils on health at kusang gagaling tayo. Di ba? Yun, bilin sa atin. Tama po. Yung naalala ko nga po yung test ni na Daniel sa Babylon, di ba po? For 10 days, they eat nothing but legumes and lentils and fruits and vegetables. And after 10 days, they were wiser. 10 times wiser than the astrologers and magicians in the kingdom of Babylon. Oh, so, makita po natin talaga na yung health pala ay konektado rin sa ating intelligence. Kasi di ba po, yung ating katawan ay made up of what we eat. So kung hindi maganda yung kinakain natin, edi syempre hindi rin maganda yung pag-function ng ating katawan, yung ating pag-iisip, at maapektuhan ang quality of life natin. Oh, kasi may kasabihan tayo na we are what we eat. Ayan. Diba? Ganyan. Ayan na po ang natapos so, natin na dish. Ito na po ang ating vegan stew. Bigay po tayo ng recap kung paano ba natin ginawa itong vegan stew na ito. Ang processing po na ito, mag-gisa, tapos ilagay natin yung mga vegetable ingredients natin. Nahahati po sa dalawa yung vegetable ingredients. Meron pong root crops at saka meron fruit vegetables. Mamimili po tayo kung anong kailangan natin ng ating katawan, kung anong kailangan ng nutrients ng ating katawan. Pag-aralan po natin kung anong kailangan po natin at saka pwede po natin yung pagsamasamahin sa isang dish na ganito. Okay po, yan. So, ito po ang ating first dish. Let's now proceed to our second dish. Set aside po na natin ito. Maya po natin ito titikman. Ayan. Okay. Ayan. So, Kuya Arnel, ano po yung next dish natin ngayon? Ang next dish po natin ngayon ay isang dish na para sa mga, halimbawa yung may diferensya ang katawan, halimbawa yung digestion, at saka yung ano na may mga sakit na magre-recuperate. Ang tawag po nito ay carrot, tofu, and rice porridge. Or simply, yung parang ano, rice porridge. Yung para siyang goto in a yan, way. Yan, goto. Yan, okay. Ayan. Ilabas na po natin yung ingredients natin. So maganda po yung dish na to kasi yung simpleng goto ay gagawin nating special. Ayan. So ito po yung mga ingredients ng ating second dish. Kuya Arnel, ano po yung gagamitin natin for this tofu and carrot porridge? Ayan. Gagamit po tayo ng carrots para sa vitamin A po natin at saka vitamin C and stew. Sana po natin ang ating... Ayan. Ayan. Tapos meron po tayong soybean curd or tofu para po sa protein and cell development natin, yung mga na-destroy. Meron din po tayong antibiotics natin, natural, yung garlic and onion, naturally fermented sauce, soy sauce, and unpolished rice. Ayan. Ang herbs po natin dito ay celery para po sa sa digestive system natin. Okay po. Simple lang po ito, lalagyan po natin ng tubig. Ayan. So hindi Ayan. Po tayo magigisa ngayon. Hindi po tayo magigisa. Opo, kasi nga po ito po ay isang therapeutic. Therapeutic meal po ito. Ngayon po dadagdagan po natin siya ng bawang. Bawang at sibuyas. Onion and garlic. Yan yung bawang. Onion and garlic. So mga kaibigan, pag sinabi pong therapeutic, hindi po tayo gagamit ng oil. Wala pong oil to. Kasi po mahirap i-digest yung oil, kaya we will use water instead. Kuha po tayo ng tofu. Porridge naman ito, so pwede naman kahit walang oil. So, Kuya Arnel, ano naman po yung mga iba brown pang rice? Diseases na pwedeng matreat ng ganitong klaseng meal?
Depende naman po 'yan sa ano, kung ano pong disease natin. Kasi ito po yung nagbibigay po siya ng energy. Galing sa ating brown rice. Ayan. Tapos yung fiber natin galing naman sa carrots and sa soybeans. Lagyan po natin siya ng seasoning, soy sauce. Ating soy sauce or salt para ganyan. So siguro Kuya Arnel, at pakuloy na po natin ito. So tingin ko po magandang pwede rin po natin itong gawin kapag may extra rice tayong natira, di ba po? Opo, instead na mag-fried rice tayo, gawin na lang nating goto para less oil pa po tayo, di ba po? Opo, tapos maganda po itong breakfast. Oo, breakfast. Fast breakfast po. Mabilis lang. Opo, high in energy na po ito at saka may nutrients pa. So ngayon, hindi po ba natin idudurog ang ating tokwa? Medyo durug-durugin na po natin ito, ganyan, para madali na lang itong madurog. At takpan po natin ito. Ayan. Hayaan po natin siya maluto mga after 5 or 10 minutes. Ngayon, pagluto na po siya, i-blender na po natin siya. Ay, i-blender. Ayan. Oo, i-blender po natin siya. Kailangan po natin ang blender. Ilinis na po natin ito. Ilinis natin yan. Kasi goto nga ito eh. Paano po yung Kuya Arnel? What if wala kaming blender? Ano po yung pwede naming gawin to substitute? Pwedeng durugin na lang natin ito ng masher. Mash na lang po. Oo. Pag malambot na siya, ano? So pag ganito pong goto, better na yung soft tofu po yung gagamitin natin. Pwede rin, mas pwede maganda rin yung soft tofu. Kasi mas mabilis po silang. Kasi i-blender naman yun eh. Yan, so takpan ko na takpan po. Takpan natin. At dapat meron daw butas. Nakaunti butas. Ayan. Ayan. Para hindi masyadong mataas yung pressure sa loob. Ayan, ayan. Siya. After the blender po, pwede nating medyo palamigin muna siya. Yan, ilalagay na po natin siya dito. Kuya Arnel, meron po ba tayong inilalagay para mas maging malapot pa po ang ating porridge? Halimbawa po, medyo ano pa siya, parang soup pa siya. Depende ano na lang yung po. Depende na lang sa tubig na ilalagay natin, bago natin i-blender. I-estimate na lang na po natin kung gusto nating medyo malapot pa or kung gusto nating medyo malabnaw. Depende po yun sa pangangailangan ng may sakit. So kung gusto nating mas thick, dagdagan natin ng rice, pwedeng rice. Bawasan po natin ng tubig. Bawasan ng tubig. Opo, bawasan po ng tubig. Tapos pwede rin pong i-adjust natin yan kung anong gusto natin na ilagay dyan na iba pang ingredients na kailangan natin. Lagyan po natin ng celery o ano. Yan. So ito po ay, anong klaseng herb po ito? Ito po ay parsley. Parsley. So yun yung pang palasa po natin. Pang palasa po yan. Ayan. Parsley. Ano naman po yung mga nutrients na makukuha natin sa parsley? Ang parsley po ay isa po yan pampaganda ng digestion natin. Digestion. Kasi po rich in fiber po ang rich parsley. Calcium. Parsley. Calcium. So calcium-rich food po pala itong meal na to kasi meron tayong tokwa at may parsley din. Opo. Kasi kung ang isang alituntun nga po dyan ay yung magiging temperate tayo sa lahat. Hindi tayo magpasobra sa ganito, hindi magpasobra sa ganyan. Kahit na magandang magandang ingredients siya. Okay. Tama po yan kasi di ba po, sabi nila, kailangan mo daw uminom ng gatas o kaya mag-consume ng dairy products para makakuha tayo ng calcium. Pero through vegetables and plant-based ingredients, makakuha po pala tayo ng enough calcium to provide for our needs. Oh, in fact nga, Jam, ganito, maraming sources ng calcium sa vegetarian, sa vegan diet. Nandun yun sa beans, nandun yun sa mga dahon, sa mga green leaves, nandun yun yung calcium. Sa mga root crops, may calcium din. Kahit na yung sea vegetables, rich in calcium po yun, and iron. Ano po ba yun? Yung mga seaweeds. Considered as plant kingdom pa rin yun. Diba? Kasama yun at kasama natin yun sa mga dishes natin. Ayan, so maraming salamat po. Ito po yung ating carrot, soybeans, and rice porridge.
Ayan, so this is our second recipe for this episode. Tikman na po natin, pero kunin po natin muna yung first recipe natin. Ito okay. Po yung vegan stew. Ayan. And ito po yung ating tofu and carrot porridge. Ayan, tikman na natin, Kuya Arnel. Oh, sige. Ako, nasasabik na rin kung magtikim yan eh. Ayan. So let's taste the first dish. Okay. Ayan. Ano? Mm. Okay ba? Ang sarap po kasi hindi overcooked. Oh, kasi sakto yung lang. Ang nakakapagpalasa kasi sa mga ganitong pagkain, sa basal na sa mga vegan cuisine ay yung herbs. Herbs at saka konting sea salt. Simple cooking lang po ito. Tama po 'yan. Tsaka hindi na natin kailangan sobrang dagdagan pa ng salt or ng kung ano-ano pang seasoning kasi yung vegetables may sarili na silang lasa, di ba po? Oo, medyo matamis-tamis nga po eh. Oh, kasi lumabas yung natural na sugar ng banana. Kaya hindi tayo gumamit ng muscovado sugar. Oo, kasi saka yung raisin, di ba? Lumabas yung kanilang natural sweetness talaga. Yan, so tikman naman po natin yung next dish, which is our porridge. Porridge, yan, may malapot yan. Yan. Okay. Sarap po. Parang kumakain ako ng taho, but with a twist. Ayan. Oo, ganun. Kasi pwede rin kasing, kung yung mga anak natin, isang tip ito, sa mga anak natin na gusto nating pakainin na ayaw nila, ihalo lang natin sila dito. I-blender ko, parang i-blender. Hindi nila ma-realize, may ano pala to. May ano pala to, hindi, na, hindi nila, para hindi nila alam. Isang technique po yan, doon sa mga paborito nilang pagkain, i-blender natin, lalo na sa mga fruit shake, gasa ganito, ihalo lang po natin yung gulay. Para naman po makompleto lang kanilang nutrients. Isang magandang tip po yan para sa ating mga kaibigan. Kung gusto nating mapakain ng ating mga anak, ihalo lang natin sa ating recipe by blendering it para naman po ay hindi nila ma-recognize. Meron pala tayong hinalo para naman po ito sa kanilang ikabubuti. Ayan, at sigurado naman po tayo masasarapan sila dito. Ayan, so ito po yung ating recipe. Maraming salamat po Kuya Arnel sa pag-share sa amin ng iyong mga kaalaman. Dito lamang po yan where you can feel not only your tummies but your spirit. Food and Soul! Bicol Edition. Bringing God's truth home. You're watching The Hope Channel. Married couples often get in trouble with each other because of the way they speak to each other. How can one be honest without offending their spouse? Well, a woman can almost tell her husband anything. That he needs to lose weight and not get into trouble. Now, a man may not easily tell that to his wife, that she's fat, that she needs to eat less, exercise more. Those are fighting words, and you can lose the peace in your home. Absolutely. While honesty is the best policy, sometimes it's best not to say everything that's on your mind. There's a way to speak to your spouse with love and compassion, by being kind, by being careful about the way we choose our words. We need to think about how the other person feels and how we would feel if someone were saying that to us. So remember, honesty and compassion is the best way to deal with this. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is Women's Ministries. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix,
in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel.